ako ng Bible. Pinupusa ako na magbasa ako ng Bible. Pero alam nyo, madasalin ako palagi, ha? Ha? Madasalin ako palagi. Palagi ako nagdadasal. Umaga, tanghali, hapon, nagdadasal ako palagi. Bago kumain, nagdadasal ako. Bago matulog, nagdadasal ako. Pagkatapos kumain, nagdadasal ako. Nagpapasalamat ako. Paggising sa umaga, nagpapasalamat ako. Ha? Gito? Pero, talagang yung time na yun, mga kaigsoonan, kawalo mo, pinupos ako na magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Ayoko namang sadyain pa. Ang katawan ko naman, tamad na tamad. Tamad na tamad na punta ka sa bookstore para magkuha ka ng Bible. Wala akong Bible eh. Hindi ako ah. Bakit ko pag aksihan ng panahon yung pupunta ako sa bookstore para bumili ng Bible? Di ba? Wala lang. Pero sa isip ko, talagang ang seeds na yun, nakatanim na sa isip ko na gusto magbasa ng Bible. Pero yung katawan ko, talagang, wag. Barkada tayo, walang problema. Ganun lang. Tapos, alam nyo, may nagregalo sa akin, hindi ko kilala. Nagregalo sa akin, nag-abot sa akin. Bakit niya inabot sa akin regalo? Maaga pa. Dahil hindi siya makaka-attend ng birthday ko. Hindi ako makaka-attend ng birthday mo, ito na lang, regalo ko sa'yo. Wala na. Nakalimutan ko kung sino nagregalo sa akin eh. Hindi, uwi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko, nakita ko Bible. Bible yung niregalo sa akin. So, may nagpupos sa akin ng, pinupos ako na magbasa ng Bible, tapos may nagregalo sa akin ng Bible. Di, basa ako ng Bible. Alam nyo, basa ako ng Bible. Basa ako. Hindi ko man maintindihan. Basa lang ako ng basa. Hindi, nakadalawang ano na ako, nakadalawang chapter. Hindi ko, wala ako naintindihan. So, totoo lang, wala ako naintindihan. Napabasa ako, pero di igyo kasabot. Sige lang. Tiklop na ko, ato na po ko. Sayo na po ko. Sayo ko boxing. Tapos, kada ulit nagbalib, basa Bible, basa, may nagpupus ako ba nga, magbasa ko Bible ba? Kung sa man eh, basa lang ko, sige lang basa. Kabalo mo, mga 5 to 7 days na akong binasahay o Bible, may nabasa ko dito nga ang tao, giistorya sa Ginoo sa pamigitan ng panaginip. Dito mga kaigsoonan, nahinumduman ako akong damgo ba? Nahinumduman ako akong damgo. Tinuod ako ng damgo kay naman dire. Basa ulit, basa. Hindi lang isang tao akong hindi lang isang tao ang nabasahan ko na kinausap ng Panginoon, yung mga propeta. Hindi. Sabi ko, totoo talaga yung panaginip ko. Totoo yung panaginip ko. Basa lang ako ng basa hanggang nag-umpisa na yung ano dito, yung ang tawag nito kanang pagbasol ba? Pagbasol ka ng mga inumduman ako kung mga sala ang ginabuhat ba? Pag hinulsol na ko, sus, pagbasihugbasa na, pagbaklin ako mga verses sana, perminti man ako babasahan ang katong, murag ako may gipaigo itong mga ginabasa na ako, kay drunkenness, adulteros, hindi ko, ako man siguro ang ginapaigoan eh. Di, akong unaan, patawag ko ka ng pastor, mag-Bible study ta. Bible study? Gusto na ko mag-Bible study ba? Ko, okay, Bible study. Patawag na ko, kabalo mga kaigsoonan, ang unang ibut sa tong pastor nga patawag na ko. Pagpatawag na ko, may dala siyang Bible ba? Pastor, pahiram ako ng Bible mo. Pwede patingin ng Bible mo. Patingin ako. Tingin. Pinuntahan ko yung kung saan ko nabasa yung mga ako ang natatamaan. Pinasa ko doon. Baka iba eh. Baka iba yung Bible na binasa ko doon sa Bible niya. Yan ako, sinigurado ko lang. Tama man. Tama. So, doon mga kaigsoonan, digtog yung nagsugod ang akong pag-turn 180 degrees nga iwanan o layuan ka ng mga worldly life nga ginabuhat nako, sugal, babae, inom, mga pagmamalikas, unsa mga careless words na nagagawa sa akong baba. Ako ginang gibiyaan na, no? Amen. Unya ka ng the way we react, ha? Kana bitong kasagyan, ang demonyo magod tricky po siya kay kanang daghan mo sulti sa to, kanang mga bad words, ginaobserbaran data kung unsa ta mag-react. Di ba? O unsa ta mag-react ba? Na yung mga bad words diya, ginaobserbaran lang ta kung unsa ta mag-react. Pag mag-react ka, di ka masuko ka, nagkakatawa ang demonyo. Ha? Pero pagka, relax ka lang, lipay ang ginuupod, lipay ang imong mga anghel. Amen ba? Okay. Kasi in James 1 verse 19 and 20, it says,
My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. Slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Amen ba? Amen. So mao ka na mga kagisunan nga atog yung tumanon ang Father's will. Ang Father's will, ang iyang mga kamandaman, sunod kita, magbuhat kita kaayuhan, maayo, para atong ginasulat, mauna ang pamagi para masulat nato ang atong pangalan sa Book of Life. Amen ba? Amen. One verse, iwanan ko sa inyo in Matthew 7 verse 26, it says, "But everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand." Amen. Amen.